Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. May ibang mga tao na magaling mag-style ng mga damit na naaayon sa mga okasyon na kanilang pinupuntahan. Ngunit kung ikaw ay yung uri ng tao na kailangan ng tulong para maging disente at maayos ang pananamit sa mga events, ang fashion stylist ang maaari mong lapitan. Sa mga nakaraang taon, kasabay ng paglago ng fashion industry sa Pilipinas, ay kasunod din noon ang sunod-sunod na pagsulpot ng iba't ibang mga tao at kumpanya na tutulong sa'yo kung hindi mo alam ang nababagay na damit para sa isang okasyon. Ang ilan sa mga kilalang stylist ay sina Liz Uy at Kat Cruz Villanueva. Ang isa sa mga kumpanyang maaari mo namang lapitan na tutulong sa'yo ay ang AMA Fashion Styling Firm. Ang nasabing firm ay itinayo noong 2017. Bukod sa kanilang mga stylist na pipili ng nababagay na mga damit para sa'yo, meron din silang sariling clothing line na maaari mong pagpilian. Sa kanilang launch na makikita mo sa video na ito ay ibinahagi nila ang ilan sa kanilang mga designs mula sa casual hanggang business attire. Doon ay nalaman ng publiko ang mukha sa likod ng styling firm na kinilalang si Micaela Veronica Cabrera. Ang mga tao ay masayang pumalakpak habang ang 22 taong gulang na negosyante ay ibinahagi ang kanyang inspirasyon sa pagtatayo ng kumpanya sa murang edad. Sinabi nito na hindi lamang mga magagandang style ang nagustuhan niya sa fashion. Ngunit para sa kanya, ang pagkakaroon ng elegante at classy na style ay maaaring makapagbigay ng confidence sa kababaihan at mga kalalakihan. Sa pag-check ko sa kanyang background ay natuklasan ko na kung ang ibang mga teenagers ay abala kung papaano sila mapapansin ang kanilang mga crush o abala kung papaano sila makakapasa sa kanilang mga test, si Micaela ay agad pinasok ang mundo ng fashion. At siya ay mini-mentor ni Elts Mejia na creative director at fashion stylist ng Metro Magazine. Si Mejia ay kilala sa industriya na binihisa ng iba't ibang mga artista sa Pilipinas. Dahil sa na-expose siya sa malaking posibilidad na ang ginagawa ni Mejia ay maaari niyang maranasan din, si Micaela ay nangarap na isang araw, ang kanyang pangalan ay makikilala din sa fashion industry. Noong 2017, sa edad na 20, si Micaela ay pinakilala ang kanyang clothing line at dahil sa tagumpay nito, pagkalipas lamang ng 2 taon, ay matagumpay niyang ipinakilala sa publiko ang AMA Fashion Styling Firm. Sa kanyang mga videos sa kanyang social media ay masasabi mong tila na kay Micaela na ang lahat. Bukod sa pagiging boss woman ay kapag may pagkakataon, ay nagagawa niya ring makapagbakasyon. Ito ang video niya noong 2021 nang siya ay pumunta sa Amanpulo na kilalang luxury resort sa Palawan na mayayaman lamang ang nagagawang makapag-enjoy. Nasabi ko yan dahil kung hindi umaapaw ang yaman mo, ay may stress ka lamang sa pagbakasyon dahil ito ang halaga ng isang kwarto pa lamang. Ngunit dahil sa kanyang tagumpay, ang halagang yan ay hindi naging problema kay Micaela. Amazing! Ang ganda ng beach! But it's so hard. It's okay. Amazing! Masaya niya rin ibinahagi sa mga taong nanonood sa kanya kung ano ang nangyayari sa pang-araw-araw niyang buhay at kung papaano niya binabalanse ang pagiging CEO habang ini-enjoy ang kanyang tagumpay. Sa video na ito ay makikita mo na siya ay isang fair parent. Dito mo rin mapapansin na hindi biro ang mga hirap na kanyang pinagdadaanan bilang isang businesswoman. Ibinahagi naman niya sa mga clips na ito ang kanyang hilig sa mga luxury brands na binibili niya hindi sa Pilipinas pero sa ibang bansa. Bukod sa makeup, damit, ay makikita mo rin na gustong-gusto niya ang mga sapatos.
Go for it na, sir. Hindi mo na yung kahanap kahit sa mga retailers. I won't get it. You'll get it. Okay, I'll get it. Kung sa social media ay tinatawag niya ang kanyang sarili bilang fashion stylist at CEO, para naman sa mga taong malapit sa kanya, si Micaela ay isang mabait, mapagbigay at galanteng kaibigan. Ngunit ang mga karangyaan na kanyang ipinapakita sa kanyang mga YouTube videos ay hindi tinangkilik ng mga tao. Ngunit ang mga viewers sa kanyang mga contents ay dumami noong nakaraang taon, pero hindi sa magandang dahilan. Noong February 4, 2023, isang blessing muli ang ipinagpasalamat ni Micaela dahil noong araw na yon ay ang petsa kung kailan maaari na siyang lumipat sa kondo na matatagpuan sa BGC. Ngunit hindi pa siya nakakalabas ng sasakyan ay sinalubong agad siya ng mga otoridad. Ipinakita at binasa ng mga ito ang arrest warrant sa 26 na taong gulang na negosyante. Pagkabasa ng dokumento nilang hawak, si Micaela ay kaagad nilang pinusasan at mula Fort Bonifacio, agad nila itong dinala sa presinto. Ikaw po ba si Micaela? For what? Cabrera. For what? Bench warrant. Saan? Warrant pa pare sa bouncing check. Ang balita ay kaagad kumalat at ang mga reporters ay kaagad dumayo sa presinto. Ang mga ito ay kaagad tinawag si Micaela na Ana Delphi ng Pilipinas. Para sa mga hindi pamilyar sa pangalan na yan, maaari mong panoorin ang series sa Netflix. Ngunit kung wala kang oras na manood, sasabihin ko na lamang sa'yo kung sino siya. Si Ana ay nagpakilalang isang German heiress na nagtungo sa New York. Gamit ang kanyang galing sa pakikipag-usap at talento sa pagkumbinsi sa mga tao, si Ana ay naging kaibigan ng mga maiimpluwensya at mayayamang tao sa New York. Ngunit ang problema, siya ay isang con artist o manliloko. Ganyan na ganyan inilarawan si Micaela. Ayon sa ulat, sa loob ng presinto ay inabutan ng mga reporters ang iba't ibang mga lalaki na nagre-reklamo sa negosyante. Doon ay nabunyag na ang kumpanyang itinayo ni Micaela ay nalulugi na pala at para masolusyonan at maiwasan na tuluyan itong magsara at mabankrupt, ay ginawa nito ang lahat para maisalba ang kanyang negosyo. At upang mabilis siyang makakalap ng pondo, gamit ang kanyang cellphone ay nag-download ito ng online dating app. Sa kanyang profile ay inilagay niya ang kanyang mga magagandang litrato at imrendera niya na siya ay isang CEO ng OMA. Dahil sa mga yan ay hindi nahirapan si Micaela na makakilala ng mga tao. Ngunit ang mga lalaki na nare-reply niya sa dating app ay sinisigurado niyang hindi basta-basta. Karamihan sa mga lalaking na biktima niya ay mga mayayaman. Walang nakakaalam kung hanggang saan ang ginawa ni Micaela para makumbinsi ang mga ito na pahiramin siya ng pera. Ngunit ayon sa mga salaysay ng mga ito, napakalambing ni Micaela sa tuwing sila ay magkausap. Isa sa mga lalaking nagpa-interview ay sinabi na agad lumakas ang kanyang self-esteem o naging confident siya sa kanyang sarili dahil hindi niya akalain na ang babaeng tulad ni Micaela na well-traveled, well-versed at CEO ng isang kumpanya ay makikipag-usap at makikipagkita sa kanya. Ayon sa lalaki ay nang una niyang nakita ng personal si Micaela ay agad siyang nagka-interest dito dahil bukod sa ganda ng physical nitong kaanyuan ay confident ito sa kanyang sarili. Sinabi ng biktima na sa pagtagal niyang nakakausap ang malambing na negosyante ay unti-unting nahulog ang kanyang loob at niminsan ay hindi niya ito pinagdudahan na may masamang intensyon dahil kung titingnan mo ang kanyang social media pati na rin ang kanyang fashion firm na OMA ay lihiti mo ang lahat ng mga sinasabi nito. Mas lalo pa siyang nagtiwala dito dahil hindi nahiya si Micaela na ibahagi ang totoong sitwasyon ng kanyang negosyo. Ayon sa kanya ay sinabi ni Micaela na ang kanyang negosyo ay nalulugi na. Kaya para matulungan at maging superhero siya sa paningin ng babaeng nakakapalagayan niya ng loob, ay nag-issue siya ng cheque na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Hanggang umabot na ang lahat sa 10,000,000 piso. Ayon sa biktima ay sinabi sa kanya ng negosyante na kaya nitong palaguin ng doble ang perang ipinahiram niya. Sa interview ay sinabi din ito na hindi siya nagduda na hindi ibabalik na negosyante ang pera dahil nag-issue ng cheque si Micaela na nagkakahalaga ng 6,000,000 piso. Ngunit nagsimula siyang magduda dahil nang nagpunta siya ng bangko para kunin ang pera, ay tumalbog ang cheque. Ayon sa lalaki ay paulit-ulit ang pangangako sa kanya ni Micaela na magbabayad ito kada buwan.
Ngunit ang mga sinabi ng negosyante ay isna na namang kasinungalingan dahil unti-unti na itong hindi nakapag-usap sa kanya hanggang tuluyan na siyang binlock ni Micaela. Ang mga sinabi niyang yan ay parehong-pareho sa sitwasyon na naranasan ng lalaking ito. Ibinahagi niya na nakilala niya din sa online dating app si Micaela noong November 2021. Base sa kanyang salaysay, yun din ang mga panahon na siya ay nakakaramdam ng matinding kalungkutan sa buhay. Kaya nang nag-match sila sa dating app ay napuno siya ng kasiyahan dahil bukod sa magandang pisikal na katangian ni Micaela, ito ay inilarawan niyang mabait at matalinong babae. Dahil sa murang edad ay meron na kaagad itong sariling negosyo. Ayon sa lalaki ay pagkatapos nilang magkapalagayan ng loob sa internet ay nagkita sila sa isang bowling alley. Doon ay mas lalo siyang nasihan dahil nasilayan niya sa kauna-unahang pagkakataon ang itsura ni Micaela. Ngunit pagkatapos ng isang linggo, ang kanilang usapan na laging umiikot sa pag-ibig ay nag-iba. Dahil unti-unting ibinahagi ni Micaela sa kanya ang totoong sitwasyon ng negosyo nito. Ayon dito ay sinabi ng negosyante na meron itong malaking problema at hindi ito makatulog dahil natatakot ito na mawala ang kanyang styling firm kung hindi siya makakakuha ng pondo. At katulad ng ibang mga lalaki ay naawa siya kay Micaela. Kaya pinahiram niya ito ng pera na nagkakahalaga ng 200 piso. Ang luhaang si Micaela ay lubos ang pasasalamat sa kanya at nangako ito na babayaran siya pagkatapos ng 2 buwan. Patuloy silang nag-usap ngunit sa pagtagal ay sa halip na sila ay maging exclusively dating ay hindi yun nangyari. Bagkus ay naging abala ito sa trabaho. Ngunit laging sinasabi sa kanya ni Micaela na mahalaga siya para sa kanya. Kaya nang nagsabi na naman ito na nagkakaproblema siya sa kanyang styling firm, ang mga away na lalaki ay pinahiram na naman ito ng pera. Sinabi niya sa interview na para mapahiram ang negosyante ng pera, ay nanghiram o nangutang na rin siya ng pera sa kanyang mga kaibigan at umabot pa ito na isinangla na rin niya ang kanyang kotse. Ayon sa report ay sumatotal umabot sa 25 million pesos ang naipahiram ng 8 mga biktima sa negosyante. Ngunit ang matamis na oo na matagal nilang hinihintay mula kay Micaela ay hindi nangyari. Lahat sila ay umasa na magiging karelasyon nila si Micaela. Ngunit napagtanto nila na sila ay pinaasa, pinaikot at kinamit lamang pala ng negosyante. Kung ang mga biktima ni Micaela ay namumroblema kung paano mababayaran ang kanilang mga taong inutangan o kaya naman ay kung paano makukuha ang pera mula sa kanya, ang negosyante naman ay walang tigil na ipinapakita sa social media at publiko kung gaano karangya ang kanyang pamumuhay. Mula sa mga luxury items, mahal na mga wines, pagbiyahe nito ng pabalik-balik sa Singapore at pagpunta sa ibang mga lugar para magbakasyon, matatawag mong she has the best of both worlds. Kumuha rin ng luxury items si Mika sa online seller na si Alas Vina na nagkakahalaga ng higit 200,000 piso. Sinabi niya na katulad ni Micaela, siya ay isa ring negosyante. Ngunit ang pagkakaiba nila ay sa halip na sa damit siya kumikita, ay nagbebenta siya ng mga luxury bags. Ibinahagi niya na siya ay nakatanggap ng mensahe mula kay Micaela. Inilarawan niyang hindi lamang ito isang customer, ngunit sa tagal nilang nag-usap tungkol sa mga bags, kalaunan ay itinuring na rin niya itong isang kaibigan. Ngunit hindi niya lubos akalain na wawasakin pala nito ang tiwala niya pagkatapos nitong makuha ang luxury bag na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Sinabi niya na pagkatapos ng kanilang transaksyon ay bigla na lamang itong naglaho. Walang nakakaalam kung alam ba ng mga kaibigan ni Micaela ang kanyang mga ginagawa. Ngunit sa pagdami ng kanyang nabibiktima ay ang pagliit din ng kanyang mundo. Kahihiyan o gusto nilang maresolba ang issue ng privado. Walang nakakaalam kung bakit hindi lumapit sa mga otoridad mga kalalakihan na nabiktima ni Micaela. Ngunit isang tao ang naglakas ng loob na isuplong ito sa mga otoridad. Ang lalaking ito ay kinilalang isang real estate agent na nagbebenta ng kondo na sana ay lilipatan ni Micaela nung ito ay naaresto. Ibinahagi niya na ilang beses na tumalbog ang cheque na ibinabayad sa kanya ng negosyante. Kaya naghinala na siya na isa itong scammer. Ibinahagi niya sa mga otoridad ang modus ng negosyante. Nang makakalap sila ng sapat na ebidensya laban dito, ay tahimik silang humingi ng arrest warrant sa judge. Nang hawak na nila ang aprobadong arrest warrant ay iminungkahi nila si real estate agent
na ang plano ay una, kontakin nito si Micaela at sabihin dito na ang problema niya sa cheque ay naresolba na ng bangko, kaya maaari na siyang lumipat sa kondo anumang oras na gustuhin nito. At katulad ng inaasahan, ang 26 na taong gulang na negosyante ay masaya sa balita. Kaya noong February 4 ng nakaraang taon, sakay ng kanyang kotse, si Micaela ay kaagad pumunta sa BGC. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa halip na ma-enjoy niya ang bagong fully furnished na condo unit sa siyudad na yun, ay matutulog pala siya sa maliit na selda sa Taguig. Dahil pagkadating ng kanyang sasakyan, ay kaagad siyang inaresto ng mga otoridad. Sinampahan siya ng kaso dahil sa paglabag niya sa bouncing check law o mas kilala sa tawag na BP-22. Pagkatapos niyang maaresto ay nagsulputan ang ilan sa kanyang mga naging biktima at sinabi ng mga ito na magsasampa din sila ng kaso laban kay Micaela. Isang biktima din ang gumawa ng meta page para ipaalam sa publiko na ang negosyante ay isang scammer. Kasunod ng pagputok ng pag-aresto sa kanya, ang Instagram page ng styling firm nito ay kaagad ginawang private, kaya hindi mo basta-basta makikita ang mga post doon. Ngunit ang kasiyahan ng mga nabiktima ay naging panandalian lamang dahil 3 pagkatapos niyang maaresto, ito ay pansamantalang nakalaya dahil pinayagan itong makapagpiyansa. As of this recording, ay walang nakakaalam kung ongoing pa rin ba ang kaso o kung ang iba niyang mga nabiktima ay nakapagsampa na ng kaso. Ngunit ang malinaw ay kung siya ay mapatarayang nagkasala sa paglabag niya sa batas na BP-22, siya ay maaaring makulong na hindi bababa ng 1 at hindi naman lalagpas ng 1 taon. Maaari din siyang utusan ng hukom na bayaran ang kanyang mga nabiktima. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!